lagi pong papabayaan si tatay. Ilayin niyo po siya sa panganib. Ligtas niyo po siya sa kapamakan. Iuwi niyo po siya sa amin ng ligtas. Kasyan ka po. Oh! Manong buslog? Ah. Ano pong nililuto niyo? Ito nagigisa pa lang. Nanay, para saan po yan? Para to sa mga sundalo, anak. Bakit po natin lagi pinapakain yung mga sundalo, Nay? Kasi ang bawat Pilipino mayroong mga tungkulin, anak. At dito sa Abra, ito ang atin. Itong nakatoka sa atin yung mga pagkain. Nay, bakit po may gera? Kasi may mga grupo na pinaglalaban nila kung ano yung mga paniniwala nila. Merong mga lumalaban para sa kalayaan at meron din naman mga tagapangalaga ng kapayapaan. Bakit po kailangan pang mag-away? Pag may away, maraming batang mawawala ng mga magulang. Hindi po ba pwedeng bati-bati na lang lahat? Sana nga, anak. Teka, naalala mo ba may tinuro ako sa yung kanta, di ba? Na yung nakakantahin mo para gumaan ang loob mo pag kinakanta mo yon? Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na... Ben, tumawag kayo ng backup. Marami sa kasamahan natin na sugatan. Kailangan natin maganda sa susunod na enkwentro. Yes, sir. Hinay-hinay lang, baka may makakita. Tarim, miss ko na mag-iin ako. Alam mo, napakaswerte mo dyan kay Florida. Sa tuwing umuwi ka, pag-aasikaso nag-aabang sa'yo. Eh, yung asawa ko, pag ako umuwi, eh, kamay kagad na nakasahod nag-aabang sa akin. Kaya nga pare, tuwing operasyon tayo, sa lang iniisip ko, pamilyang uuwian ko. Alam mo, yan padre ang anting-anting mo. Mas matibay pa sa kahit anong agimat at talisman. Baboy! Baka! Biik! Lola! Pinaliit niyo lang po yung baboy eh! Oo, oh, adakad to yun! Bangus! Babaing pusa! Tatay! Kamusta ang baby ko? Okay lang po! Ang nanay? Andun po! Nay! Tatay! Nay!
Kamusta ka? Mabuti naman. Dapat kagabi ka pa nakauwi, ah. Oo nga, eh. Hindi ko naiwanan yung mga sugatan sa kampo. Pesang dalagbay na amoy ko. At may kasamang bura. Napakasarap naman. Thank you, anak. Ay, saka nga pala. Nakita ko si Cornelio. Sampung taon din kami hindi nakita. Hindi ko makuhang hulihin. Siya na nga lang natitira kong pamilya. Dalawa na nga lang kami magkapatid. Magkaiba pang landas yung prinsipyong pinaglalaban namin. Ako, yan nga rin ang tanong ng anak mo eh. Sumuran niyang pag-iisip, hindi ba totoo naman? Bakit pa kasi kailangan pang dumanak ng dugo para lang maipaglaban niya yung pinaniniwalaan niyo eh. May naalala ko kung may nakita nang pinatakas ko siya. Kung sakasakali, report ako sa kampo. Nako, tanggal ako sa serbisyo. Pagbisa na lang natin yung kapatid mo. Tatay, ang galing ko talaga! Bakit? Mister ka na naman, ano? Hindi lang yun. Kasi sabi ko kay nanay, malakas ako kay Papa Jesus. Pinagdasal ko na maging ligtas ka. Kaya tignan mo, nandito ka na. Bakit? Kanino ka ba nagmana ng galing? Siyempre, kay Papa Jesus. Kasi siya ang pinakamagaling sa lahat. Galing-galing talaga nitong anak ko. Ay, galing. Kailangan maaga ka lumuwas bukas. Kakauwi mo na lang? Aalis ka na naman? Sandali lang, tatay. Bale, papasalubungan kita anong gusto mo. Pwede po bang huwag na lang pasalubong? Pwede po bang huwag na lang kayo umalis? Anak, di ba sabi ko sa'yo, kailangan umuwi rin si tatay sa Maynila kasi kailangan niya asikasuhin dun sa kampo, di ba? Sige, ganito. Pagdating na pagdating ko sa Maynila, bibili agad ako ng staff toy. Yung ganito, yung naka-uniforme katulad ko. Para pag wala si tatay, katabi mo pa rin, tapos pwede mo yakapin. Okay ba yun? Ano ang turo ko sa'yo? Di ba? Ang sabi ni nanay, kahit ano mangyari, tuloy lang ang buhay. Very good. O siya, mag-base ka na para masabayan mo na si tatay sa tanghalian. Sige na. Apo. Ay. Oh, saan pupunta? Hindi ko pa naayos yung gamit mo eh. Shhh, dama na yan. Gusto kong sulitin ang mga oras na magkasama tayong dalawa. Bakit hindi ka na bababalik? Bakit mo naman naisip yan? Sa bawat araw na umaalis ka sa bahay na to, hindi ko naman alam kung anong pwede mangyari, di ba? Kamag-alala, walang mangyayari. Ang mga pako, laging pa-uwi sa inyong dalawa ni Flor. Lisa? Papa! Lisa! Ah! Ano nangyari sa baby ko? Nagkasakit ka daw. Opo, nagkasakit po ako. Oo. Nangyari dito? Hindi, ano kasi, nag-alala lang ako dahil ikaw ang hinahanap niya. Tapos normal naman daw yung platelet count niya. Tsaka nagkatrangkaso lang naman daw. Pero okay na siya. Ibalan. Dito na si Daddy, ha? Ha? Wala na sakit. Wala na sakit. Papa, tama na mo. Ubus na ako si Mama naman. Papasok pa na kami ng kwarto, ha? Ah, sige. Ah, nagluto ako. Gusto mo paghanda kita? Hindi na. Okay na. Kumain na ako. Busog ako, eh. Kape. O kaya siya. Gusto mo? Ako lang kuha mamaya. Salamat, ha?
Ma'am, kanina para ko tumatawag si Kuya Manny. Pakisagot naman daw yung cellphone nyo dahil importante. Sige. Ano ka ba naman? Ba't di mo sinasagot ang tawag ko? Bakit? Ano bang problema? Si tatay kasi tinakbo sa ospital. Naninikip yung dibdib, hindi na makahinga. Ito nga eh, kailangan ng deposito. Iko-confine na ata eh. O sige, sa ospital. Nai-admit na po si tatay. Mag-aantay na lang po tayo ng kwarto. Ay, salamat, anak. Ah, Chris. Pasensya ka na, ha? Ito namang si Beth nagsabi sa amin na huwag siyang iistorbuhin pagka dumating ka. Kaya lang, alam mo naman ang tatay. Labas-pasok sa ospital. Okay lang, ha? Paano, Nay? Okay na kami. Tapos dadaan na lang po kami sa bahay para sabihan po si Kuya na siya naman ang magbantay dito para makapagpahinga na po kayo. Salamat. Salamat. Kuya! Oh, ate! Ay, Beth. Sabihin sana namin si Kuya na magdala ng gamit sa ospital eh. Tsaka palitan sana si Nanay doon, kaya lang. Ate, gusto mo ako na lang? Mag-ibis na ako kung gusto mo. Teka, di ba may exam ka? Naku Beth, pasensya ka na. Kanina ko pag ginigising tong kapatid mo eh, ayaw talaga eh. Manny, gumising ka na, andito na si Beth oh. Sige na, kanina ka pa nakailata dyan, nakakaya naman. Palitan mo si nanay dun sa ospital. Alam mo, dun matutulog ang nanay. At tulog na rin ang tatay. Kaya pwede ba, matulog na tayong lahat? Storbo! Anak! Nay! Kumusta ka? Okay naman po. Buslog. Ay, manang, atin ko muna ito sa loob. Wen, alaam mo. Dali ko na rin itong suman. Alis to, ama! Opo. O, anak, kamusta si Crisanto? Nasa Maynila po, Nay. Ay, mayat, ah! Tiyak na sasabihin na niya sa asawa niya para magkahiwalay na sila. May sakit po yung anak niya, hindi niya po magagawa yun. Apay? Bakit hindi? Kawawa naman po yung bata. Eh, DJ, anak mo. Hanga ka, Asi? Hindi kawawa? Kahit tagal kong inintay, nagawin yan para sa atin ng tatay mo. Pero hanggang sa namatay siya, nandun pa rin siya sa asawa niya. Anak, pagkakataon mo na itong mabuo ang pamilya mo. Nanay, buo naman po ang pamilya ko. Nasa amin po si Crisanto. Yung tunay niya pong pamilya ang nakikiamok ng oras, ng alaga at pagmamahal sa kanya. Wala na po akong maireklamo pa doon. Kasjay, natatakot ka na kapag nalaman ng asawa niya, ipaglalaban niya ang karapatan niya kay Crisanto at ikaw ang mawawalan. Kasjay? Florida, huwag mong kalimutan. Hindi habang buhay bata si Flor na kaya mong utu-utuin. Paano? Nung maamuanan na yung katotohanan. Ito po ang aking Lola Teresa.
Anak niya po si Nanay Florida. Ang asawa ng paon po ni Nanay ay si Tatay Crisanto. At ako po ang anak nila. Hindi ka pa pwedeng humingi ng kahit isang buwan man lang na extension. Naka-red alert ka na, Beth. Alam mo yan. O sana sumama ka sa akin para alam talaga kung anong trabaho ko. Maghihintay ako. Maghihintay kami ng anak mo. Beth, meron tayo kailangan pag-usapan. Sino ang lolo mo, Flor? Sabi po ni Lola Teresa, patay na raw po ang damuho. Quiet, quiet. Ano po ba yung damuho? Naku, Sus Mariosep, huwag mong sasabihin yan. Hindi maganda yan. Eh, hindi naman po ako nagsabi nun eh. Yung Lola Teresa ko po. Sino bang magulang ng Tatay Crisanto mo? Sabi po ni Tatay, patay na raw po. Iiwan mo na ba ako, Crisanto? Ayaw mo na ba sa akin? Napapagod ka na bang umintindi? Papa! Papa! Anak! Anak, bakit? Tama na, anak. Tama na, tama na. Tama na. Pinagbabalik ka daw po. Patay ka na daw po. Papa! Tama po ako. Tama na. Anak, panaginip lang yan, ha? Hindi mamatay si Papa. Hindi mamatay si Papa. Dito lang ako. Dito ay iiwan. Promise, anak. Promise. Sali! Yung anak ko nasa loob! Flor! Flor! Anak! Anak! Halika! Natatakot po ako sa puto! Huwag ka matakot, anak! Halika! Halika, halika na! Nanay! Nasaan si Tatay? Ililigtas ako ni Tatay! Nandito naman ako, anak. Eh. Hindi naman ako makakapaig na may mangyaring masama sa'yo. Pabayaan. Huwag kang mag-alala. Halika, uwi na tayo. Halika na. Akin yung bag mo. Halika na. Anak, may sakit na nga ang anak mo. Pamipainaw na mo. Kumusta na yung apo ko si Lisa? Okay na po siya. Nagawa na po lahat ng tests at wala naman po siyang dengue. Ah, mabuti naman. At maayos na siya. Ikaw, anak. Kumusta ka? Inaalagaan mo ba sarili mo? Yakap nga, Tay. Saktuhin mo. Mamaya kulang sa piraso yun. Magreklamo mga customers. Good morning. Ha? Good morning. Ay, good morning, Bess. Manlulugi tayo dyan. Ay, bakit kayo nagkakandila dito? Ma'am, sira po kasi yung apat na sealer natin. Tatlo na lang gumagana. Sa halip na madelay po yung delivery, tsinatsagayan na lang po namin. Bakit yun yung sinabi sa akin? Di sana nagawa na natin ang paraan. Alam mo ba to? Oh, actually, kagabi pa nga eh. Alam mo na nga ang nangyari. Ako na ang nagpanukalang batas sa mga kandilang yan, matuloy lang yung delivery. Kumusta yung mga makinari natin sa taas? Okay naman. Ay, Bes, yung insurance, ha, hindi mo pabayad yon. Ito, ano mo, hindi pantay ko yan. Ito, ha, yung basket, ipasok mo mamaya. Hindi, kasi nag-assess ko nga yung pere, pero sige. Gagawa ko na lang ng paraan. Oo, sige. Okay,
100 packs sa Cloverleaf, 100 sa NepaQ, 100 sa Farmers, 50 sa mga supermarket at saka grocery. Tapos tingitingin naman dun sa mga sari-sari store. Bigyan mo ako ng inventory ng mga stocks natin, ah. Bes, sandali, hinahinay lang ang bilis. Nasa ka na ba? Nasa Farmers pa lang, eh. Bakit? Matraffic. Alam mo, ikaw talaga puro kakalokohan. Alam mo, ikaw, pinatatawa lang kita. Ang init ng ulo mo, aga-aga. Ano bang problema, bes? Pag hindi ko pinagbigyan ng asawa ko na makasama kami. Bukas makalawa, mawawala na siya sa akin. Eh, di mas malayo mararating mo. Abra ka eh. Ako Farmers pa lang. Go! Go ka! Ano yun? Paano yung pamilya ko lang? Paano ka? Isipin mo yung sarili mo din. Isang milyong beses ko na inisip yung mga ganyan eh. Pero kung paano ako, paano ang asawa ko, paano ang anak ko, paano si tatay, paano yung kapatid kong si Manny na wala naman trabaho, paano si Jojo, yung pag-aaral niya. Paano ang pagtaas ng gasolina, ang global warming, ang away sa Spratlys, ang pagtatapos ng Be Careful With My Heart. Bes, ang dami mong problema. Pero yung problema mo, kailan mo haharapin yung problema mo? Ako lang naman yung may kaya magsakripisyo eh. Dahil kapag may nangyari sa mga mahal ko sa buhay, ako rin po yung unang mamamatay, hindi ba? Anak, ano ba yung binabasa mo? Hindi ka pa ba tapos dyan? Gabi na. Sandali lang po. Maganda eh. O sige nga, ikwento mo nga sa akin. Tungkol po ito sa mapagbigay na puno. Binigay ng puno ang lahat ng parte niya sa isang bata para makatulong. Pero, hindi man lang nagpasalamat yung bata dun sa puno. Ano-ano binigay ng puno sa bata? Binigay ng puno ang mga mansanas niya para makain. Tapos, binigay ng puno ang mga sanga niya para gawing bisikleta. Tapos, nang lumaki na yung bata, binigay ng puno yung mga tangkay niya para gawing bahay. Tapos, noong tumanda na yung bata, binigay ng puno yung katawan niya para gawing bangka. Talaga? Noong ugat na lang yung natira, binigay ng puno para gawing paingahan ng batunda. Ano-ano naman na natutunan mo sa puno? Na kailangan magbigay. Kasi gaya din ng puno, dapat matuto tayong magbigay. Kahit gaano pa kaimportante ang isang bagay sa atin, pero sa tingin natin, merong mas nangangailangan, dapat matuto tayong makihati. Eh, yung lalaki po dun sa kwento, hindi man po marunong magpasalamat. Kahit na, dahil ang tunay na pagmamahal, mamimigay kahit walang hinihintay na kapalit. Lagi mo tatandaan yun, anak, ha? Opo, Nay. Halika na, tulong na tayo. Ay, anak! Ang ginagawa mo? Nagko-color, Papa. Wow! Papa! Ay, bakit nagpapawis ka? Nagpapawis lang. Ikaw talaga. Sige, mabibihis muna ako. Magandang tanghali. Andiyan ba tatay ko? Sino to?
Sino tatay? Hindi mo siya pwedeng guluhin doon na nagtatrabaho siya sa kampo. Pwede naman po pala bata sa opisina ni tatay. Hindi, pwede rin naman po pala ako sumama sa kanya. Ginagawa ko naman ng paraan para makasunod kami ni Lisa sa'yo. Para magsama-sama na tayo. Itong taong ko na naririnig yan. Ay, salam! Patulong! Ang asawa niyo pong si Captain Luis Santo Balestera ay nahuli ng mga rebelde ng NPA. Nagkakagawa na po kami ng rescue operations para sa kanya. Flor! Saan na tatay ko?